Magandang araw! Welcome back sa channel na ito. Pero kung bago ka pa lang, ay click mo na ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa mga bagong video. Kilala ang Isla Dakimada Grande sa buong mundo bilang isla ng mga ahas. Matatagpuan sa islang ito ang Golden Lancehead na isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Sa nakaraang video ay tinalakay natin ito. Pero alam nyo ba na sa Pilipinas ay mayroon ding mga isla na pinamumugaran ng mga makamandag na ahas? Ito ang tatalakayin sa video na ito. Snake Island in the Philippines. May isang isla sa Pilipinas na tinatawag na Snake Island. Ito ay ang sikat na puntahan ng mga turista na matatagpuan sa El Nido, Palawan. Ito ay opisyal na kilala bilang Bigan Island. Tinawag itong Snake Island hindi dahil sa maraming ahas dito, kundi dahil sa ang hugis nito ay parang ahas. Hindi ito ang isla na tinutukoy natin, kundi ang Minalayo Island na makikita sa Masbate. Ang Minalayo Island ay kilala bilang tahanan ng mga ahas sa dagat o banded sea crates. Mas kilala ang ahas na ito sa tawag na Walo-walo. May isa pang isla sa probinsya na tinatawag ring Snake Island ng mga tao. Ito ay ang Dapa Island. Ang sea crates ay isang ahas sa dagat, ngunit naiiba ito. Sa dagat ito naghahanap ng pagkain, ngunit marami sa oras nito ay ginugugol sa lupa. Pumupunta ito sa lupa upang makainom ng tubig tabang. Sa lupa rin ito nagpapahinga at nagpaparami ng lahi. Kaya nitong tumagal sa ilalim ng tubig sa loob ng 30 minuto. Ang laso na taglay ng kamandag ng banded sea crates ay 10 beses na mas nakamamatay kumpara sa rattlesnake. Inaatake ng lason ang nervous system ng tao na maaaring maging sanhi ng kamatayan kung hindi maaagapan. Sa kabutihang palad, ang ahas na ito ay hindi agresibo kumpara sa ibang ahas, kung kaya't kakaunti lang ang taong nabibiktima nito. Ang isa pang tinaguri ang Snake Island sa Pilipinas ay ang Cervera Shoal na matatagpuan naman malapit sa baybay ng Panglao Bohol. Matatagpuan naman sa islang ito ang Tigwaw o Turtle-Headed Sea Snake. Kakaiba rin ang ahas na ito. Ito ay kumakain ng mga itlog ng isda. Kumpara sa ibang ahas, unti-unti ito kung kumain pero madalas. Kung ikukumpara ang kamandag nito sa kamandag ng ibang ahas, ay masasabing mas mahina ito. Hanggang dito na lamang ang kwento na ito. Sana ay may panibagong aral kayong natutunan. Samahan niyo akong muli sa mga susunod pang mga kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang bigyan ng like at i-share. Maraming salamat.